One, two, three. No one can stop this in the rain. I declare today, hatay po ba sa gagawin ko nito? Ngayong araw na ito, magandang gabi po. Ngayong umaga at hapon na gabi, manood kayo sa amin. Ken Garcia, makinig ka. Ngayong araw na ito, we are celebrating the feast of St. Elizabeth Ann Seton and the octave also to celebrate the feast of St. John the Evangelist, the young apostle, the beloved, the friend of Christ. Ngayon, we focus si Elizabeth Ann Seton according to Roman Catholic tradition. Pero yung ang liturgical calendar ay nasa Novus Ordo. Pero itong si St. Elizabeth Ann Seton, hindi siya Novus Ordic na pagkasanta. She is live with the Trinity Mass. She was born in the New York in August 28, 1774. Na August 28, kapista ni Senyor Santiago de Hipo, mga kaibigan. At siya ay isang Episcopalian, hindi pa siya Katoliko nung araw. Episcopalian, one of the sect. Na napangasya ay nag-aaral ng manunulat, tula, at science, at ang pag-aawit. At nag-asawa siya si William Seton, Senyor, mga kaibigan. At hindi nagtagal ang kanyang pagkamarangyang buhay at pagsasama ay namatay. 1894 sila kinasal, pero namatay ang kanyang asawa. At ngayon, 1804, ay nakilala, pumunta sa Italy, nagkakilala sila, nakibigan na sila Antonio Felice, at nakita niyang kaugaliang Katoliko. At yun, ay siya ay nabinyan bilang isang Katoliko dahil naniniwala siya na ang Katoliko ay isang totoong simbahan na reliyon. Yun ang tinatatag na ating Panginoong Jesucristo. Yan ang turot. Yan ang katotohanan. Huwag tayo maging fake news. Kaya ang Katoliko ay ang totoong simbahan. Kaya she is deciding right. At dito ay nagtayo siya ng charity, ng kanyang congregation. Sa simbahang Katoliko, ang The Sisters of Charity. Yan ang totoo, hindi yan budol. Hindi katulad ng iba dyan, mga budol. Kaya granted na yan ang sinasabi ko. Ano ba ang goal? To help the poor, to help the needy. Yan ang totoong santa. Naging Katoliko na, tumutulong na. 'Di ba? Ganun 'yon. At namatay siya noong 1809, mga kaibigan. 'Di ba? So, siya ang unang Amerikana naging santa. Walang question, mga kaibigan. Okay? So magandang at wag niyong kalimutan paki-subscribe ang aking channel para malaman na updates. Ulitin ko, ngayong araw na ito ay kapistahan ni St. Elizabeth Ann Seton, widow, byuda, at religyosa. At ito sasabihin ko sa iyo, lahat tayo ay magpugay-pugay para na St. Elizabeth Ann Seton, at lahat tayo magdasal, magsama-sama at magkaisa. Hey, St. Elizabeth Ann Seton, ipanalangin niyo po kami. Lalo-lalo na po sa pagiging vlogger ko, na sana maging successful at huwag maging kurakot sa mga networking. Na yan. Unfair naman po kami na marami na ipag-usapan dahil marami tayong gagawin sa buhay. Marami tayong dapat ipaalam sa mga tao. Kaya ang mga tao na binigay sa Diyos, hindi ko sasayangin yun. Yan ang kailangan natin. No one can stop that. Kahit sa ulan na panahon, mahangin, ang kailangan natin. Sige po, magandang gabi po sa lahat.